Let's do tripod unboxing. This is the Sirui A1205 plus Y11 tripod set. Hindi pa sana ako bibili ng tripod kasi kontento naman ako sa tripod na ginagamit natin, lalo na sa landscape photography at sa adventure natin. Damn, sira yung tripod na. Ang dami pa na kung kailan bibigay yung tripod. Bakit during shoot pa, di ba? Kaya mahalaga talaga yung magandang tripod. Hindi na to sturdy. Kita nyo naman natanggal yung paa. Kapag compact travel tripod, hindi talaga reliable yung mga yun. Lalo na pagdating sa landscape photography at darating talaga yung oras na bibigay siya. Too bad kasi I learned the lesson sa sarili kong experience during crucial moment ng golden hour. Sturdy at may kabigatan ang magandang tripod na recommended para sa landscape photography. Kaso minsan sa mga travels natin, meron tayong limitation sa bigat ng mga gamit na dapat nadala lang natin. Kaya mapipilitan ka talagang magdala ng compact travel tripod. Siyempre, pag compact masyado ang isang tripod, isa sa mga sacrifices nun ay yung pagiging sturdy niya. Kaya naman ngayon, tara at bumili tayo ng lightweight travel tripod na gagamitin natin sa mga adventure pa natin. Isang tripod sa pinakaunang accessories na dapat meron ka as a photographer. And you can't go wrong with a good quality tripod as an investment. Let's do tripod unboxing. Tada! That is one of the advantage of having a small and lightweight tripod. So today, we're going to do a quick unboxing. This is the Sirui A1205 plus Y11 tripod set. This is a travel tripod and this is a very lightweight compact tripod from Sirui. Tingnan nyo yung status ngayon. Bago tayo magsimula ng shoot natin, let's just do a quick unboxing of the Sirui tripod. Nakakabili lang natin. And the price here is 12,845. So ano ba yung kagandahan sa ganitong klaseng tripod? Medyo pricey siya compare sa iba or sa ibang mga tripod na mabibili mo. Pero kasi itong tripod na to, carbon fiber siya. This is a travel tripod. So travel meaning na ginawa siya na compact and then magaan. So ang laman niya, meron siyang pouch na hindi masyadong maganda kasi ano lang siya, malambot na pouch lang. So lagay natin siya dito para hindi liparin ng hangin. Meron siyang yung mga tools and manual na hindi naman natin binabasa. Tapos meron siya nito. I guess ito ay para sa monopod na tatanggal din yung isang leg niya. So pwede siyang gawing monopod. Tapos ito na yung tripod mismo. Yan. There. Wow, very sleek. Wait, baka kasi lipa rin to ng hangin. Kung medyo delikado kasi nasa taas tayo ng building. So ito yung pinaka tripod natin. Alright, carbon fiber siya lahat, napakagaan. So ang weight netong tripod is 1 kilo yung pinaka tripod. And then yung pinaka head niya is 300 grams and capable yung head niya to handle 8 kilos and then yung pinaka tripod 10 kilos naman. So ang maximum height nito is 55.1 inches or 1,400 millimeter and then yung pinaka length niya is 14 or pag nakatiklop siya is 14.5 inch lang. So maliit lang siya and napakagaan niya. Yung tripod itself, ito yung A1205.
Tapos yung pinaka head, ito yung Y11. Kaya siya ano, yung dalawa, yung number niya, parang napakahaba. So, ayan, napaka-sleek. Setup na rin tayo para sa sunset. Ito, meron siyang 5 section segment, twist lock. So, hawakan mo lang lahat, twist mo lahat sabay-sabay, and then yan na siya. Buka na. Or engage na. Ganun din dito. Twist sabay-sabay, and then yun na. O, diba? Twist sabay-sabay. So, napakadali lang niya. Kung gusto kong gawin ng mas mabilis, mas magagawa ko siya ng mas mabilis pa. And then, ayan na. Nandiyan na siya. Pwedeng bumaba, pwedeng tumaas. Pero okay na ako siguro dito sa mababa. Sige, itaas nga natin para makita niyo kung gaano siya kataas. Ang taas niya, ayan na, yung maximum height. I'm 5'5". Siguro hanggang ilong ko siya. Ganun. So hindi ko siya gagamitin ng ganyan ngayon. Gusto ko lang siya ng medyo mababa lang since architectural tong kinukunan natin, and makukunan naman na ng camera yan lahat yung site. Kasi nandito tayo sa point na open yung lahat. By the way, this is an Arca Swiss mount tripod head. Very common yung ganitong klaseng mount. Tapos meron siyang pan or video pan na knob dito na naka-designate para for panning lang. And then ito yung mismong head kung paano mo siya gusto. So ayun, yun na yung quick unboxing natin. And ngayon magsi-setup na ako para sa landscape. So para dito sa video na to, for the unboxing of the Sirui carbon fiber 81205 na tripod with the ball head Y11. Dito na natin tatapusin yung video na to. Thank you guys for watching Hate Photography TV, at naway may natutunan kayo, or at least I got you entertained. Kumukulog, kumikidlat, kaya pack up na tayo. So okay lang sa akin umakyat sa mga ganito katataas na lugar. Wag lang merong kidlat dahil delikado siya. So hindi ako masyadong takot sa heights. Wala yung problema sa akin. Ang kaso lang ngayon, masama yung panahon. Ayan o. And dito sa location namin, open na open siya. Ayan nga yung lightning arrestor. So kung sakali mang kikidlat dito sa area, malaki yung chance ha, na tamaan tayo. Kaya for our safety, cancel yung shoot. And then, ayan o. Ano na rin naman eh. Maulap na rin. So pack up na. Yun lang. Thank you for watching. Stay safe. God bless. See you in the next video. Mabuhay!